Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is PM Gaming TV and today, ang pag-uusapan natin is all about Life Universe. Anyway guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated pag may panibago tayong upload regarding this game. Let's go! So, welcome back mga tol. No? So today, pag-usapan natin tong si Flipe Universe kasi maraming nagtatanong sa akin kung kamusta na ba si Flipe Universe and also profitable pa ba dito. At the same time, ano yung mga updates no regarding kay Flipe Universe. So lahat po ng mga tanong na yan, isasagutin natin. But anyway guys, doon po sa mga nagbabalak na maglaro ng Flipe Universe, I just want to remind you guys na hindi po ito NFT. And wala po kaming token dito na binibenta. Flipe Universe is an MMORPG game na open world and you can farm this for free. So, pwede kayong mag-farm. Ang kailangan nyo lang gawin is magpa-level ng character up to level 60 or 80. Which one is you prefer? Na magpa-level lang kayo ng ganong character and then you can start farming para mas mabilis yung pag-kill nyo din ng mga mobs or arrows. So, you can actually do a lot of ways to make money here. Okay, pwede kayong mag-pilot service, pwede kayong mag-boosting service, okay, leeching service. Sa mga hindi nakakaalam ko ano yung mga ways paano mag-earn dito sa game na to, you can check my previous video kung paano kayo makapag-farm ng penya ng mas mabilis. But anyway guys, let's talk about this game. So, the first question is, kamusta yung conversion rate dito kay Totemia? So, sa previous video natin, I think that was a month ago, ang presyo ng penya is naglalaro around 5 pesos per M. Okay? So, 5 pesos per M yon. Right now, yung last na benta ko, I think a week ago, okay, nagbenta tayo ng 1 billion. Okay, so 1 billion na benta ko nun. And then, ang benta ko lang is around 2.7 PHP per M. So, currently, bumaba yung rate niya. So, around 2.5. Naglalaro siya ng 2 pesos, between 2 pesos to 2.5 pesos per M. Okay? Per 1 million pen niya yun. Alright? So, for me, sulit pa din naman siya kasi wala naman akong investment dito. No? So, hindi naman ako nagta-top up dito sa Flipe anymore. Okay? Dati kasi nagta-top up pa ako ng pang battle pass. Pero right now, pure farming lang talaga. Kumbaga, extra income lang. Alright? So, nagpa-farm kami ni Mrs. and binibenta namin siya. Parang weekly, nag-average pa rin naman kami ng around 2.5. Okay, 2.5 to 2.7. Yun yung average namin na earnings dito weekly. And not bad na rin because nasa bahay lang naman kami. And we're doing it not full-time. Okay, ako, may work ako. So, naglalaro din ako ng Albion. So, madami akong ginagawa actually. That's the reason why minsan din ako nakapag-upload ng content. But it's still worth to farm the game kahit 2 to 3 hours per day ka lang. Makaipon ka nga lang ng let's say 1B sa loob ng 1 month. Malaking bagay na yun kasi it would still generate you income. And for me, pag sinabing income, regardless kung how much the income is, you can still consider it kasi wala ka namang binabayaran. Okay? So, paalala ko lang po ulit, hindi ko kayo iskamin dito kasi di naman ako naniningil sa inyo sa mga videos ko. Nakita nyo naman na sinasabi ko sa inyo na laruin nyo to at your own risk. Alright? And wala naman akong hinihingi sa inyong kapalit. Kumbaga sa akin, subscribe lang kayo and then comment lang kayo para at least gawa pa rin tayo ng gawa ng videos. No? And we continue to also help others na naghahanap ng opportunity online sa paglalaro. So if your hobby is playing and then you want to make money as well, then this is one of the games that you can consider. Okay, pero marami tayong games na nire-review dyan, hindi lang naman Flipe. So, you can check my videos. Marami tayong nirelease for the past few days. So, pretty much consider nyo yung mga games na yun as well. Right? Anyway, second thing. Bakit biglang bumaba yung rate dito, Boss PM? So, ito na. Alright? The reason why it really affects the economy of the current server na nilalaruan ko or Totemia. It's because Flipe Universe release a new server. Okay? They release FWC server. So, dito sa FWC, meron silang competition na magaganap up until September 7th.
of 2023. Kapag nag-join ka dito sa server na to, merong additional experience and also drops. Okay? Para makahabol ka or para makapagpa-level ka ng mabilis. So, if you want to check what their event is all about, you can check it on their website. Okay? Para at least matuto kayong mag-research, no? So, this is one of the main reasons as to why bumagsak yung economy ng lahat ng servers. Actually, mapa-Asia man yan, Europe or America, bumaba talaga yung rates. And napansin ko din na medyo naglalag na ako currently sa Totemia server. Before kasi smooth pa din ako dyan kahit na 120 yung ping ko. Right now kasi talagang sobrang, hindi naman sobra, pero minsan malag ako at some point in time. I'm not sure kung PLDT ba yun or yung game mismo. Pero kasi before naman hindi ko siya na-experience. So, I guess this is because they added a new server or something. So, for that, I'm not really sure. Pero yun nga, yun yung dahilan kung bakit bumaba yung rates dito. Now, the third question is, worth it pa ba tong laruin? Sabi ko nga kanina, if it generates you income without any investment, you can consider or you can still consider the game. Alright? And hindi naman yan accurate na pababa lagi eh. So, there will be a point in time na mag-increase yung price rate or yung rates ng penya dito sa Live Universe. Again, sabi ko nga before, they will release, okay? They will release future updates doon sa game na nangangailangan ng penya. Okay? Whether magka-add sila ng additional item, they will increase the level, magkakaroon sila ng additional tournament, something like that. So, I'm not really sure lang if this FWC server will be like a permanent server. Kasi kung mapapansin nyo, event lang yung nakalagay. So, I'll check this out first. Okay, and then we'll give you an update sa comment section kung hanggang September 7th lang ba to. Pero kasi ang event is up until September 7th. So, if this will be a continuous server, may chance din na tumaas din yung rate dito habang tumatagal. So, titignan natin yan guys. Don't worry if you are looking for another opportunity, then you can go with other games. Sabi ko nga, Albion, isa sa mga pinakamagandang games right now, and it will give you a lot of course, money. No? Kung farmer kayo doon, there are different ways as well. So, I already tackled that on my previous video. So, you can watch my previous videos kung paano kayo magpa-farm ng silver kay Albion. So anyway, if you don't consider Flype, you can go with other games as well. Like Ragnarok, you can sell your accounts there for ranging around $30 to $500 depending on the item that you have. Pero yung isang nakausap ko, level 70 lang yung character niya, nabenta niya ng almost $200. So it would really depend kung gaano kayo kaswerte sa mga games na yan. No? Kasi minsan, kapag swerte ka dun sa game din, makakuha ka ng mga items na rare or wala pa dun sa ibang character ng ibang players. So, you can also do that. But anyway, for me, it's still worth it to play and madali lang naman kasi talagang makuha yung penya dito, no? Kung talagang masipag lang kayo mag-farm, you can easily get it. Fourth question is, ano kaya yung mga games na maire-recommend ko sa inyo? Ayun na nga, sinabi ko na, Albion, Ragnarok, Origin. You can also try World of Brandes kasi si World of Brandes is very, very stable, okay, sa in terms of rate. Kasi konti lang din yung players talaga sa World of Brandes, pero so far, kung konti lang din kayo nagbebenta, di mataas pa rin yung demand. Alright? Ano pa ba? You can also consider NFT games, pero for me, kung gusto niyo ng libreng games, ito na 'yon, yung nilatag ko sa inyo last time. No, Run Online, you can also consider Run Online. But for me, kung tatanungin niyo ako, Albion is currently one of the best right now kasi ang rate doon is 1M silver or 1 million silver is equivalent to 50 pesos. So 'yun lang mga tol. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope napigyan ko kayo ng ideas about Live Universe. If you like this video, please share it with your friends and also mag-comment na rin kayo sa baba kung ano yung mga suggestions or comment nyo or suggesting, if you're suggesting a game na pwedeng kumita, then go for it. Yun lang naman and alam nyo na, peace out!